magandang hapon mga kagala. So right now we're here at Jardin de Miramar, which is located sa Antipolo Reserve. Okay. We have here Miss Rufa. Siya yung mag-guide sa atin as to paano tayo dito lilibot sa Jardin Miramar. Una muna palang question sa mga gustong mag-book ng inyong mga any occasions, gathering, this is the best place to be. Pero sabi nga nila, may mga commuter tayo. So, paano ba mag-commute dito papunta sa Jardin de Miramar? If you're coming from the north and the south, best way ninyo is pwede kayo dito sa may crossing at pwede rin kayo dito sa Cubao. Ang drop-off point nyo is Antipolo. Simbahan. Simbahan ng Antipolo. From there, pwede na kayo mag-tricycle. Ito ay malapit sa Robinson's Manila. Robinson's Antipolo. Okay, kaliwa. It's Robinson's Antipolo. Okay? So, from sa Sumulong Highway, tama ba, Rufa? Yes, merong tricycle na masasakyan na rin. Okay, so yun nga guys. Napakadali. So, whether may sasakyan ka, wala kang sasakyan, makakapunta at mararating mo ang Jardin de Miramar. Okay, sa atin naman muna nga, una nga, mga tanong, no? So, i-walk through na lang namin kayo, papasok sa, ano, so right now, we're here sa gate, at papasok na kami. Papasok na tayo ngayon sa loob ng Jardin Miramar. Yes. So, i-guide mo naman ako, ano ba yung, ito, entrance, ano ba yung ito, parking natin? Ayun yun parking, ma'am. Okay. Usually kasi dito yung Paradiso. So, first stop natin is yung Paradiso venue namin. So, it can hold up to 150 guests. Okay. So, meron rin siyang partner venue which is the Pergola. Kung saan naka-set up si Jesus. Ah, okay. Wow, may plugging na kami. So, yeah. Speaking of mga sponsored caterers, meron ba tayong mga ano dito? Mga accredited caterers yes, talaga. Ma'am, okay. So sino-sino ito mga ito nga? Heasons Catering, okay. Madriaga Catering. Okay. CVJ Catering. Mm-mm. Maraming catering. Maraming catering. Oh, so ito ang Pergola. Pergola venue. Okay. So it can hold up to 60 packs. Okay, so 60 packs dito. Mm-mm. Yan. So ito nakita niyo si Heasons Catering, yung setup nito. Pwede natin siyang ikutan, ma'am. Okay, let's go. So, ang ganda naman dito, no? So, meron talagang pag-garden. Tsaka malamig yung, mahangin siya. So, mga Instagrammable ba mga lugar dito? Of course. Yes, ma'am. Yeah. So, ito po ang isa sa, wow! Setup ni Heason. Yeah. Okay. So, andito ulit kami ni Rupa. As you can see, ang ganda nung nasa likuran namin. Feeling Christmas. So, Rupa, ano ba itong location natin, kumbaga. So, ngayon, nakatayo tayo dito sa Casa Santa Museum. Santa? Ano? Casa Santa? Ay, obvious yes. Naman, ano, guys? It's Santa Claus. Yes, ma'am. O, diba? So, open siya whole year. Every, kahit ano, hindi siya bare months, so pwede po kayong bumisit okay. Sa amin. Ilan ang capacity natin dito sa Casa Santa? Actually, meron kami 3,700 na collections of Santa Claus po. Nung nakaraan lang, inopen namin yung toy factory namin. Located rin sa second floor ng Casa Santa. Teka muna, linawin ko. Ang Casa Santa, guys, ay hindi venue, kundi isang museum. So, yung nga, they have like 3,700. Saka naman nakakita ng ganong collection, kundi ka naman talaga yes, fanatic ma'am. Na Santa Clausy. Yes. Santa Clausy daw, guys. Okay. So, yun nga. Ito yung isa sa lugar na makikita ninyo dito sa Jardin de Miramar. So, punta naman tayo sa ibang lugar ulit. Sa location natin ay ang Terrasa Jardin. Anong masasabi mo dito sa Terrasa Jardin, Rufa? Parang medyo maliit lang yung area, pero nasa harapan siya ng Casa Santa. Sorry naman guys, alam niyo naman, pag inaatake ka na ng memory gap, medyo nalilimutan mo na yan. Pero sa ganda, hindi mo malilimutan. Yes, okay. Tama si po yan. Terrasa Jardin ay isa rin sa location ninyo dito. Yes ma'am, isa siya sa mga venue namin okay. Inside Jardin de Miramar. Uh-huh. So, itong venue natin, yung capacity is good for 120 to 130 packs. Okay. Usually, pwede kayo mag-gather dito ng mga celebrations niyo. Especially Christmas party. So, ibig sabihin pala, ito palang Jardin de Miramar, hindi lang para sa
kasal-kasalan. Yes, ma'am. Okay, so pwede rin pala siya sa mga kahit anong klaseng event. Yes, kahit ma'am. 1-year-old birthday celebration ng apo niyo, pwede rito. Okay, mag-iikot tuloy kami ni Rupa. So, ito yung, as you can see, nadaanan namin yung opisina. So, yung opisina, eh, pagpanik nyo pa lang, eh, makikita nyo na. Siyempre, alam nyo na anong trabaho ng opisina. Mag-book kayo dyan. Okay. So, we also have, ano naman to? Iba-iba yung nakita namin. So, eto, pakita ko sa inyo, guys. Isla Palma, ilang-ilang. So, may parking napakalaki. Sibilya Plaza. Mm-hmm. So, ano, no, ano sa iba-ibang, ano, ay, ang baba na yan. So, dito muna tayo pupunta sa ilang-ilang. Okay. Sige, makikita nyo yung setup ni Densol's Catering. Okay, so isa na naman sa ating mga catering. Yes. So, ito pa guys, meron silang toilet dito na napakaganda. Ayan, so talagang kayo ngayon, hardin na hardin nga talaga tayo. Ayan. Thank you.
this is Larissa again. So, nagbabalik. We're now here again with Rufa. At i-discuss lang namin sa inyo yung walkthrough na ginawa namin mula sa gate. So, Rufa, ilan nga yung ating mga venues? So, yung venues natin is 13 venues. 13 venues. Okay. Okay. Can you discuss yung mga venue, yung mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? We have pergola, yung kanina po natin na pinuntahan. Mm-hmm. Ayun yung small garden venue. Small garden na, venue. Yes. Na kapartner din ni Paradiso. Paradiso. Yung may mataas na puno. Yeah, yung may mataas na puno. So, yes. More of garden talaga siya. Yes, ma'am. The next one is, itong harap ng pinuntahan natin ng Casa Santa. Is the terasa. Here, terasa. Kung saan tayo nakasin ngayon. Ito yung terasa ngayon. Yes. So, dito, ilan ang kaya ng capacity? This venue is good for 130. Okay, bumaba po kami kanina kung napansin nyo. Pinuntahan namin na ilang-ilang. Mm-hmm. Yun yung may kubo at katabi nun ay ang? Prado. Prado. Yes. So yung Prado yun yung malawak na garden. So normally dun, pwede kayong mag-set up dun. Pero just in case, kinulang, pwede nyo pa rin kunin ng ilang-ilang. Lalo pa at pag medyo sabi natin, natapat sa medyo tag-ulan ang ating reception. Ano? So pwede yun at least covered na. Isa pa sa malaking venue nyo na sinunod namin pinuntahan ay yung Sevilla, which is the air conditioned venue. Okay. So meron sila dito guys na kung sabi nga nila, although it's a malamig dito sa Antipolo, meron pa rin gusto na talaga naka-aircon. Yes. So that's Sevilla. Ilan ang kaya ng Sevilla? It can hold up to 200 packs. 200 packs. Mm-hmm. Pero napansin ko, medyo parang sobrang malaki. Pero pwede ba yung hatiin? I mean, kunyari, isa... No, ma'am. Oh. Talaga kukunin mo talaga yung buo. So, full venue. Mm-hmm. Hindi mo siya pwedeng hatiin. Yes, ma'am. Okay, so nasa 200 mm-hmm. yun. Isa pang malaking venue is? Isla Palma. Isla Palma. Ano naman kaibahan dito sa Isla Palma? Nakita nyo siya, guys. Eh. Ito yung tipong meron swimming pool tsaka may mga artworks. So, medyo open yung area niya. So, ilan ang capacity nun? Ayun, ma'am. Good for 250 to 300. 250? Kasi si Isla Palma may sarili na siyang perimeter. Okay, may perimeter na siya. So, hindi na siya, kumbaga, ibang venue na siya. Mm-hmm. Binigyan namin siya ng bagong, bagong buhay? O ba, yes, sarili niyang buhay, ano? Oo, sarili niyang... Buhay, well, parang ganun. Ganun siya. Pero yun nga, alam natin na ang Jardin de Miramar ay hindi lamang para sa mga dibu, hindi lamang siya para sa mga kasal. Lahat po ng gathering, family gathering or corporate gathering, ina-accommodate niyo. Yes, ma'am. Okay. Napakalaki naman ang parking area niyo. So, I think naman hindi mauubusan ng mapaparking ng mga bisita ng ating mga mag-host ng mga events dito. Saka, yung kagandahan ni Jardin kasi. Kaya namin i-cater yung tatlong event sa isang araw. So, tatlong event ang maximum sa isang araw. Yes, at eto pa, kung sakali naman na medyo tinatamad kayo mag-drive, sabi ko nga sa inyo, napakadaling mag-commute papunta dito sa Jardin de Miramar. Kasi nga, may mga sasakyan. Sabi ko nga kanina, mula dun sa Robinson's Antipolo, magta-tricycle ka na lang papunta rito. So, hindi mo na kailangan magdala ng sasakyan, hindi mo na rin kailangan makigamit ng parking. So, medyo less problema pa siya. So, natin, bukod sa maganda yung venue natin, we have parking area, ang mga supplier natin, or ang ating mga caterer naman, ay may high standard. Yes, ma'am. So, na-mention nga natin kanina, yung mga naka-set up dito ay sino-sino? Sila Hizons, Dabianas Catering, Juan Carlo. Juan Carlo, mga bigatin yes, talaga. Si Shekaino Dishes, Madriaga Catering, Rich Gold Catering, si Sakbi Catering. Okay. Denzel. Okay, eto naman. So guys, kung napansin nyo kanina, habang nag-iikot kami, may mga setup dito. Ano ba meron ngayon sa araw na ito, Rufa? Ngayon na, ito yung wedding bash. Mm-hmm. Actually, pang 2 times na namin ginagawa ito. Wedding bash, different set of caterers, different set of photographers. Mm-hmm. Meron din kami mga cake suppliers, tsaka photography, ayun. So parang inanin niyo na wedding one stop wedding shop, yes, parang ganoon. Tama. So maraming mga okay. So ito naman guys, so just in case you're interested na mag-hold ng inyong occasions dito. Saan sila pwedeng tumawag, Rufa? You can call us at 0917 891 2208 or sa aming landline 584
3199. Okay. For other promos and inquiries, tignan naman natin ang kanilang Facebook account, which is www.heidindemiramar.com. Okay, so yun nga guys, once again, for your any occasions, whether ano pa man yan, wag nga lang yung, basta lahat ng masasaya occasions, okay? Wag yung malungkot. Wag yung malungkot. Dito natin na, meron na kayong mapupuntahan, malapit yes. sa Maynila pa rin, at the reason why you need to choose Heidindemiramar is because we are the top choice events venue here in Antipolo. At saka kami yung pinaka largest events space. Wala namang kaduda-duda doon. Yes. Because they occupy around 3.5 hectares. Hindi siya square meter guys ha. Hectares. Yes. Okay. So once again nga guys, thank you Rupa and thank you and keep on watching sa ating mga gala guys.